Base po sa datos ng Department of Health, umabot sa mahigit 400 ang kasugatan sa kasagsagan ng kasasyon at naging malaking hamon din ang pagpapatupad ng health protocols contra COVID. Saksi, si Emilio Sumangi. Hindi matatawarang debosyon ang nasisilayan sa traslasyon ng itim na Nazareno. Kahit mahirap, pinipilit ng marami na makasampa sa andas ng mahal na poon kahit bawal. Matagumpay ang ilan pero bigo ang iba, gaya ng lalaking ito na bumagsak sa aking paanan. Sa tulong ng ibang deboto na ipasa sa istasyon ng Las Quitip, ang medical emergency na ito. Relax ka lang. Si Emil ako ha. Relax ka lang. Sa GMA ha. Hindi ka nasa mabuti ka naman. Buka lang tayong konti kapatid para malagyan siya ng angis. Pagdating sa harapan ng National Museum, isa pang deboto ang nalaglag sa andas. Mabilis na dumating ang rescue. At dinala siya sa first aid station. Saka isinugod sa pag-abutan at doon inoobserbahan. Isinugod din sa ospital ang debotong ito na malubaan lagay matapos daw mabagok ang ulo nang mahulog sa puno at subukang sumampa sa andas. Masama daw pagkaabagsak. Walang malay ang lalaki at hinihinalang nabalian sa leeg. Inimatay naman ang babaeng ito matapos makahawak sa lubid ng andas. Nakahawak naman sa lubid kaya lang nung palabas na hindi makalabas. Mahirap uminyan. Aha, nainom. Ano pa ang pakiramdam doon? Sobrang init, siyempre walang hangin. Nang lumiwanag, mas lumaki ang animoy dagat ng mga deboto. Mas mainit na. At mas mahirap huminga, lalo na kung maiipit ka sa gitna. Natipdipan lang ako, sir. Tinamaan kasi ko dito kayo, nahirapan ako huminga. Bukod sa mga nahirapang huminga, may mga kinailangang i-dextrose. At mayroon ding nadaganan ng bumigay na bakal na bakod. Pumalo kami sa gutter. Muntik na umadaganan ng gutter. Tapos ngayong babae, nadaganan, buti nahugot. Na itayo namin. Ayon sa Department of Health, 450 ang nasugatan sa traslasyon kabilang ang siyam na naospital. Mahigit 600 deboto naman ang binigyan ng medical assistance ng Philippine Red Cross. Sa pagbabalik ng traslasyon, hindi na iwasan ang siksikan at marami ang walang suot na face mask. Kahit na may banta pa rin ang COVID-19, tila hindi naman ito alintana ng ilang deboto. May Diyos ako eh. Kahit pa mga senior o di kaya'y may comorbidity. Mahirap po pero kailangan ko pong gumaling. Pinangako ko to sa kanya, hindi naman sa akin to, sa anak ko. Eh ngayon, namatay na yung anak ko, kaya ako na tumutupad para sa kanya. Naagaan ko ng paramdam. Tawa ng Diyos, di naman kami nagka-COVID. It's really a challenge, no, on the part of the law enforcement and the city government. Paulit-ulit naman tayo na nag-encourage sa mag-face mask sila while they're inside the church. Magig ang simbahan ng Quiapo, panay ang paalala sa mga debotong sumunod sa health protocols. Makipagtulungan po tayo, makikooperate po tayo sa mga magsisimba sa loob ng simbahan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangi lang inyong saksi.